and family. Gayun din, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Martina, Jervis at Rodolfo Mantua. Ang parokya ng Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay ng Tondo ay labis na nagagalak sa inyong pagdalo sa ating banal na misa bilang isang pamilya. Atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father James Bumangabang, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Oh, he's ready.
Manalangin tayo. At isama po natin sa ating panalangin ang kapayapaan ng kaluluwa ni Papa Benedict XVI. Ama namin makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang napakagandang panalangin sa unang pagbasa ay ginamit ng mga pari sa Lumang Tipan upang basbasan ang sambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita. At pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig,
mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka ng lahat ng tao. Purihin kanila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Pagdating ng takdang panahon, naging tao ang anak ng Diyos. Si Maria ang pinagmula ng pagkatao ni Jesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang Anak nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin kung hindi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Dati mga propeta, ngayon na may anak niya ang sugo ng Diyos na Ama. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikalawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipaglihi. Amen.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na pong lahat. Magandang gabi po. Gabi na ba? Magandang hapon sa inyong lahat. Mamaya pa ang gabi, mga 30 minutes. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan o kaya kadakilaan ng kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. At ito po ay nakataon sa bagong taon. Hindi po dahil bagong taon tayo nagmimisa, ngunit ito po ay dahil sa ating ipinagdiriwang ngayon na kung saan nagkataon na bagong taon. Napakaganda po na umpisan natin ang ating bagong taon sa pagkilala sa ating Inang Maria sa kanyang kadakilaan bilang isang ina ng Diyos. Marami po nagko-question, nagtatanong kung bakit ina ng Diyos si Maria. Kahit gaano pa natin i-explain kung bakit, kung hindi, wala po silang pananampalatayang katulad natin, hindi pa rin nila matanggap. Kaya tayo, mga Katoliko, tinatanggap natin na si Maria ay ina ng Diyos. Siya ang naglihi, ginamit ng Diyos para siya ay magkatawang tao. Hindi lamang siya ay ina ng Diyos, ngunit ina ng simbahan. Ipinagpapatuloy po natin na sa kanyang kadakilaan bilang isang ina, tayo rin po bilang nananampalataya ay ipagpapatuloy din po natin ang ating pagkilala sa Kanya. At sa ating pagdiriwang, kung sa ibang translation ng ating nabasa ngayon, ang napaka-importante ay makita natin na ang mga pastol ay nagmamadaling lumakad patungo sa Bethlehem. At nakita nila si Maria, Jose at ang sanggol nakahiga sa sabsaban. Marami sa atin na instead na magmamadali para gawin ang lahat, para lumago ang ating pananampalataya ay kung saan-saan tayo nagpupunta at kung ano ang ating mga ginagawa. Tiyak na pagod na tayo sa pagmamadali, nag-umpisa pa noong unang araw yata ng Disyembre, kung papaano natin i-celebrate ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. At pagkatapos noon ay ang bagong taon. Pagod na pagod tayo. Nagmamadali tayo sa ating mga ginagawa para lamang mabigyan natin ang ating mga panlupang pangangailangan. Pero ang hamon sa atin ay katulad po ba ng pagmamadali natin para ipaghanda natin kung ano man ang ating mga pagsaluhan, pinagsaluhan na? Ganon din po ba ang ating pagmamadali
para sa ating pananampalataya sa Diyos. Mas lalo na ang ating mga responsibilidad sa ating mga anak. Mga magulang, ang isa at unang importante nating responsibilidad sa ating mga anak ay kung paano natin ilapit at isa para masama ang ating mga anak sa simbahan, ang pagbibinyag sa ating mga anak. Pero marami sa atin ay maghintay ng maghintay ng kung anong araw at oras tayo magpabinyag. Yun ang isa nating nakakaligtaan pagminsan. Hindi katulad ng mga pastol, nung nakita at nalaman nila na ang sanggol ay pinanganak na, ay nagmamadali para makita. At noong na-explain at ibinalita ng mga pastol ang kanilang nalalaman, ang sinambit ng ating Inang Maria ay iningatan niya, iningatan naman ni Maria ang mga ito at pinagnilayan sa kanyang puso. Dahil ang responsibilidad niya bilang isang ina ay hindi madali. Napakahirap po magiging isang ina. Di ba? Hindi naman po madali, pero ang iba sa atin, minamadali para maging ina. Pero pagkatapos maging ina, hindi nila ginagawa ang kanilang katungkulan, ang kanilang responsibilidad. Kaya ang daming mga bata ngayon, sad to say, ay hindi nabibigyan ng magandang kinabukasan. Si Maria ay iningatan at pinagnilayan niya ang kanyang pagiging ina. At kung papaano palakihin ang sanggol na biyaya ng Diyos sa kanya. Sa ating ebanghelyo ay pinakita ni San Lucas kung sino si Maria. Bukod sa pagiging ina ng Diyos na nagkatawang tao at modelo ng ating pananampalataya, siya ay isang tanda na laging nagpapaalala kung paano dapat nating tanggapin ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya nga po, sabi niya, "Let it be done to me according to your word." Ang mga nanay po natin, ang mga tatay po ba natin, noong tinanggap ninyo na kayo ay maging tatay at maging nanay, bukal po ba sa kalooban natin ang ating tinanggap? Napakasakit po sa isang bata na iwan ng ina o kaya ang tatay. Napakasakit po sa isang bata nang dahil po sa ating parang pagka-irresponsable bilang mga magulang ng mga bata, sila po ay naghihirap ngayon. At hindi po sila nabibigyan ng tamang pag-aaruga. Ang kanilang landas ay hindi po naging maayos at hindi nila makita
ang kanilang patutunguhan ng dahil sa ating pagka-irresponsable. Si Maria at Jose bilang mga modelo ng pagiging isang tatay at isang nanay ay napaka-relevant sa panahon natin ngayon. Katulad ni Maria, dapat nating una pag-ingatan. Bakit po kinakailangan natin pag-ingatan? Sapagkat para sa kanya, anumang mangyari sa buhay ng isang tao ay paraan ng pagpapahayag ng Diyos ng kanyang kalooban. Pagminsan hindi natin ito nakikita dahil nasasapawan ang ating mga mata sa kung ano-ano mang meron dito sa mundo. Kaya po, mga kapatid, bilang isang responsableng magulang sa ating mga anak, kinakailangan po natin na pag-ingatan. Pag-ingatan. Katulad ni Maria na kanyang ginawa, na kanyang pag-ingatan ang mga hamon ng buhay niya bilang isang daluyan, ginawang daluyan ng katauhan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pangalawa po, pagnilayan. Sapagkat ang pangyayaring ito ay nagsisilbing gabay kay Maria upang maunawaan ng malinaw ang lahat ng gawa at salita ng Diyos. Pagminsan, pag tayo ay nagsisimba, hindi natin pinagninilayan ang ating ginagawa. Pag nagdadasal tayo, hindi natin pinagninilayan ang ating mga ginagawa. Pero kay Maria, lahat ng mangyayari at nangyari sa kanyang buhay ay kanyang pinagnilayan. Kaya po mga kapatid, ipagpatuloy po natin na tularan kung ano mang ipinakita ng ating Inang Maria para sa atin, para maging successful tayo bilang mga tatay at nanay ng ating mga anak ngayon, una, pag-ingatan natin kung ano man ang bigay ng Diyos sa atin. At pagnilayan natin ang ating mga ginagawa at gagawin para maging instrumento sa mga kinabukasan at pagiging successful ng ating buhay at ang buhay ng ating mga anak. Ngayon din po ay ipinagdiriwang natin at ginugunita natin ang pandaigdigan araw ng panalangin para sa kapayapaan. Ang ating Inang Maria at ang ating patroness dito sa ating parokya ay ina ng kapayapaan at ang mabuting paglalakbay, Our Lady of Peace and Good Voyage. Pag-umpisa po ng bagong taon, ito po sana ang ating dasal. Kapayapaan para sa ating lahat. Kapayapaan sa ating isipan at sa ating pagkatao. Kapayapaan para sa ating komunidad, sa ating bansa, at sa buong mundo. At ang kapayapaan na yan ay magsisimula sa atin. Sana po
hindi ang pagkawatak-watak natin ng dahil sa kung anumang mga rason ang maging sanhi para tayo ay magiging divided. Instead, ipanalangin natin sa ating Inang Maria na sana ang ating mga puso't isipan ay nakatuon sa pagkamit ng kapayapaan para sa buong mundo. Magsitayo po tayong lahat. Para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hinirang ng Diyos Ama ang mahal na Birhen Maria bilang daluyan ng kanyang biyaya upang maging lubusang ganap ang kanyang pakikiniig at pagtubos sa sangkatauhan. Idalangin nating tulungan niya tayo sa ating pagsisikap, tularang dalisay na katapatan at pagkamasunurin ng Ina ng Diyos. Ating itugon, Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, binggin mo kami. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, patatagin at payabungin mo kaming iyong simbahan tungo sa kababaang loob, pagkamasunurin at katapatan sa iyo. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, gawin mong marangal na tagapagdala ng Diyos ang lahat ng mga lingkod bayan sa kanilang pag-aalay ng sarili sa iyo at sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming buong pagkatao habang aming sinisimulan ang pagpanibago ng taon. Tulungan mo kaming maging tapat sa aming pagkakakilanlan bilang mga anpon mo sa kabila ng paghihirap at pag-uusig. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, yakapin mo sa iyong piling ang aming mga yumao sa pamamagitan ni Maria, ang aming mapagmahal na ina. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nanangangailangan ng ating mga panalangin. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Ama, naming Diyos, hipuin mo ang aming puso't diwa, aming buong pagkatao, upang ang lahat ng aming mga desisyon at gawain
sa panibagong taong ito ay maging pagtutulad kay Maria, ang ina ng Diyos, at aming ding ina, sa diwa ng pag-aampon mo sa amin, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin sa pagbabalik handog, tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik handog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Magsiupo na pong lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa iyong pagmumula at pagkakaroon ng kaganapan ang tanan sa dakilang kapistahang ito ni Maria na ina ng anak mong Diyos na totoo, maipagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapang ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong bukod mong pinagpala sa babaing lahat
ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ganun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay bunyi tayo, sarili ay inalim, ilang pagkain itubi, ipagsasalungan natin. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, si Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagali na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumain niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Oh,
ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makadudulog na po ang lahat ng nakahandang tumanggap ng banal na komunyon.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kami nagsalo-salo sa piging na banal ay mapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po sandali para sa ilang paalala. Patuloy at hindi po tayo magsasawang manawagan para sa ating programa. Tulong tayo maging kamay ni Kristo para kay Kristo. Bagamat atin na pong naipamahagi ang Pamaskong handog para sa mga kapatid nating nangangailangan. Patuloy po natin itong pinapanawagan upang tayo ay patuloy na makatulong sa mga kapatid nating nangangailangan. Sa darating na February 18, araw ng Sabado, sa ika-apat at kalahati ng madaling araw, tayo po ay magkakaroon ng lakbay-dasal o pilgrimage 2023 kung saan tayo po ay bibisita sa pitong parokya mula sa Bulacan at Tarlac City. Kabilang dito ang Barasuayan Church at ang Monasterio de Tarlac. Ang pilgrimage ay meron pong registration fee na nakakahalaga ng 1,350 kung saan kasama na po dito ang transportation, prayer book, pilgrim shirt at souvenir. Kayo po ay malugod naming inaanyayan. At mula sa ating parokya Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Pinalakbay, kami po ay maligaya at lubos na mumbati sa inyo ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong mga pakikiisa sa ating mga programa. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo tingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit na mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na Eukaristiya, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Happy New Year po sa inyong lahat. Kindak-kindak, kukura-kura, pinangyaran mo ang iyong mga mata. Umuputi-puti ka, umupusi-pusi na, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibok-tibok, sumisibok-sibok, mananap-lanap-lepe. Iba't-iba, palalupi, atin isang isang puno. Lumusan ang mabulay, kamagahan ang mga regalo.
Sinuksinong paglaman ang tosa sa piling. Pupulupot-pulong ang pahitong na mahigot. Wala ng panagin, hey. Tagagan mo panagin. Ibonis ko sa isa't buhitan. Habang larong tumanamin. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, walang malundong sasabihin. Pupulupot-pulot, pareto na kaigot, wala